Sa may 7,000 isla mayroon ng Pilipinas. Karamihan dito ay nakilala dahil sa mga taglay na paraiso. Mga nakamamanghang kwento at islang marahil malalaman na lang natin sa mga kwento-kwento. Sa tumitinding epekto ng global warming, nanganganib ng mawala ang mga ganitong mumunting isla. Kaya bago pa man mangyari yan, samahan niyo po akong libutin at silipin ang mga lugar at islang hindi pa marahil nakikita ng marami nating kababayan. Ako po si Joseph Pasalo mula sa probinsya ng Leyte at ito ang mga isla ng Pilipinas. Morning! Ayan, so eto po yung isa sa mga caretaker dito. Anong first name mo? Bilma Hiwi. Kapangalan pa ng auntie ko. So, alis po muna kami. So, dahil nga sa maaga pa, kaya painitin po muna natin itong motor. Ayan, kabit natin yung mga camera. Let's go! Hey po, alis muna kami. Okay. Thank you. So, medyo tinanghali na po tayo ng alis. At mula dito hanggang dun sa Bin Unido ay abutin lamang tayo ng higit isang oras. Yan, pasok na pasok sa ating timeline. Hope it never ends. Being more than friends, yeah. So ito yung public market ng Batuan. At itong way na to ay papunta sa bayan ng Carmen. Ilang kilometro lang po yung layo nung pinagstayan natin dito sa view deck ng Chocolate Hills. Sa likod lang po ng burol na to yung view deck ng Chocolate Hills. Itong kalsada nga pala na papasok dito sa Bin Unido Town proper, mapapansin po natin na straight lang po siya mula doon sa intersection. Kilometro po yung haba nito at dere-derecho lang po ito papasok dito sa Bin Unido Town proper. So itong kalsada ay may halintulad po natin ito sa Isle of Medellin na makikita naman sa Northern Cebu. Bibihira lang po yung mga ganitong kalsada na walang kurbada. Boss, good morning. Saan po dito yung may mga bangka na pwedeng mapakyaw papuntang Nocnocan? Ang sakuan mo sa Lewis? Katabi lang nitong Alegria. Oh, dito ka, dito mo. Vlogger na. Opo. Galing kami doon, kaso dito yung tinuro sa amin. Lewis. Lewis. Sige. Kaya mo naka-view sa vlog mo. So, shoutout po natin sa Sir Jason ng Bin Unido. Ayan, so babalikan po natin yung intersection kanina kasi doon na lang po tayo sa municipalidad ng Talibon. Doon na lang po tayo sa sakay ng bangka kasi ayon sa mga napagtanungan natin, doon naman talaga yung sakayan ng mga pumupunta sa Nocnocan Island. Thank you.
matapos ang mahigit sa 20 minutes na travel mula dun sa Bien Unido, ay narating na rin po natin etong Talibon Bohol. Ayan, so dito, hindi ko inaakala na malaki pala yung kanilang daungan. Ayan, so makikita po natin dito yung napakaraming bangka na nakahilera at nag-aantay sa mga pasahero na sasakay papunta sa iba't ibang isla na nandito sa Northern Bohol. Tingnan nyo naman dun sa kabila. Yun po yung mga bangka na bukas para sa mga gustong umarkila at yung ilan naman dito ay sinasakyan ng mga pasahero patawid dyan sa mga isla na yan. So dun sa dulo nitong daungan, makikita naman po natin yung ferry na papunta ng Cebu. So etong Talibon, hindi tulad sa mga nadaanan natin kaninang mga bayan, dito mas marami yung mga malalaking negosyo tulad na lamang netong mall at ilang mga fast food chain na kahapon pa nating hinahanap. Dito po tayo nagpark sa gilid lang nitong entrance papasok dito sa port at dito ay mayroon pong bayad yung parking. Sa unang dalawang oras ay libre, pagkatapos nun pag lumampas na ay 200 pesos naman per hour yung charge nila dito. Iwan po muna natin dito yung ating motor at tumungo na po tayo dun sa bangka na sasakyan natin. Let's go! Mas malaki pa tong daungan na to kumpara dun sa tubigon. Nakikita nyo naman, no? Yung ilang mga bangka hindi na pumakalapit dito sa pier kasi nakaharangan na ng mga malalaking bangka. Eto sir, papunta to saan? Sigasa. Mga ilang pasahero yung kasya dito? Depende. Pakyo, mekano. Saan? Anani, Pasigaran. Yung mga foreigner yung madalas na pumapakyaw dito. Tayo kasi, hindi tayo foreigner, kaya ito lang yung kaya natin. Let's go. Opo. Yan, may mga viewers tayo doon. Shout out. So mula dito sa Talibon Port, magta-travel lamang tayo ng halos isang oras papunta dun sa Nocnocan Island, yung unang islang pupuntahan natin. Tamang-tama kasi yung Nocnocan Island, sakop pa pala nitong Talibon. Kung titingnan sa mapa, mas malapit yung Bien Unido. Pero etong Talibon pa rin yung nakakasakop dun sa Nocnocan Island. Ayan, so buti na lang at tumila yung ulan. Makalipas lamang ang ilang minuto. Okay, let's go! Okay, thank you. Okay, let's go! So dito, bubungad kagad sa atin itong kanilang munting simbahan. Subscribe birthday mo? Happy birthday to you! Kaway! Ayan, so dumaan po muna tayo dito sa kanilang barangay para magpaalam kung ano yung mga gagawin natin dito sa isla. Kasama si Sir Tiriso. Ano ka pa dito? Tanod? Yun, ikutin po natin etong isla. Let's go! Sir, dito sir, yung kuryente nyo galing saan? Solar. Wala kayong generator dito? Mayroon, mayroong pera, mayroong. So, speaking of supply, yung tubig nila dito ay galing sa ulan at eto yung
isa sa mga pinaka-imbaka nila ng tubig. Yan, yung ulan, galing sa bubong, iniipon dito. So marami yung mga ganitong banga dito sa mga kabahayan na nandito sa isla. So meron dyan at meron din dito. So nandito na po tayo sa pinaka-sentro nitong barangay kung saan makikita yung kanilang elementary school at etong daycare center. Yan, ito yung basketball court nila na may isang ring. Pag tumataas yung tubig, gano'n po ba kalalim? Yun o, dito mo, kayong tubig. Hanggang dito. Biglang may kami. Pag mataas yung tubig, walang pasok. Wala. Kasi kalahati na ng eskwelahan yung lumulubog sa tubig. Kaya pala ganito kataas yung stage nyo. So dito, multi-purpose yung stage nila. Kasi, nakita nyo to, etong pinaka-platform ay tangke pala to ng tubig. So ginawa na rin siyang stage para multi-purpose. Wow! Tingnan nyo naman yung hollow blocks nila dito. Ano to, sir? Gawa sa white sand? Parang keso yung kanilang hollow blocks. Ayan, no? Amazing. Shoutout, Seftv! Sige, shoutout ka. Nocnocan, Talibon. So dati daw ay hindi na makita itong buhangin dito sa gilid itong isla. Pero dahil nga sa mga nagdaang malalakas na bagyo, kaya yung mga kabahayan dito ay na-washed out. Makikita po natin na yung mga nakatayo na lang dito ay yung mga bahay na gawa sa konkreto. Sa ngayon, sir, nasaan na yung mga nakatira dito? Bukala, sir. Meron ng mga iksyon niya. Pagkuhal na saan ang mga iksyon. Sumama na sa mga kamag-anak. Oo. So yung mga kamag-anak, saan nakatira? Dito din? Oo, dito. Parang lumipat lang sila ng lugar. Mayroon lang bahay, oh. Magkano na sila? So dito, sir, di ba may mga bakod yung ilang bahay? Oo. Paano nila nalalaman na hanggang dito yung ano nila, bakuran? Tagsa lang, sir. Kung hanggang saan mo gustong magtayo, pwede yon. Pwede. Parang hindi ko na alam kung saang parte tayo ng isla. Dahil nga sa dami ng pasikot-sikot. Pero sir, dito, kilala mo ba lahat ng mga nakatira? Oo, ma'am. Kilala, sir. Parang nahilo ako dito kung saan tayo banda ng isla. Dahil nga sa dami ng mga pinasok nating pasikot-sikot, nagkalituhan na kung saan tayo dumaan kanina. Hello, this is Nocnocan. Nice to see you. Hello, kapag kapag. Thank you. Simula na alam namin na may global warming, yun ang nanuko na totoo talaga. Dahil bawat taon, magtaas ang dagat. Ayun ang problema namin. Pero dahil taga rito kami, kahit na siguro yung mga isip namin, yung anong siguro ang mangyari sa buhay natin, ayaw ng mga tao na lumipat sa ibang lugar. Number one na problema, lupa. Bili tayo ng lupa. Kumagat, doon tayo sa mainland. Dito na lang. Tapos yung hanap buhay sa dagat. Hindi man sila marunong mag-araro. Yun mang kabuhayan namin dito. Para sa mga gustong magpunta dito, marami po yung mga sandbar na nadaanan natin kanina habang pagpunta dito. So, ayon sa ating bangkero, madalas na daw yung puntahan ng mga turista. Kaya naman kilala na etong Talibon para sa mga ganyang tourist attraction. Ayan. So, maraming salamat, sir. Salamat, sir, sa pagdalo nyo dito. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can. So dito nga pala sa isla, eto yung buhangin na makikita natin. Ayan. White sand na may halong corals. Dahil nga sa katatapos lang ng ulan, kaya ganyan po yung tubig na makikita natin. Kung maabutan natin yung sandbar, ay yun naman yung
sunod nating pupuntahan. Mga taga saan kayo, sir? Ano yan, sir? Nagbebenta sila ng? Ano, yung mga langgana, mga klaseng mga... So yung bangka na yan, parang sari-sari store na yung binebenta naman ay yung mga RTWs. Pumupunta sila dito para magbenta para sa mga taong hindi na nagagawang makapunta sa Talibon proper. Today and not tomorrow, there's no time tomorrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to. Ayan, so mula dun sa Nocnocan Island ay nag-travel lamang tayo ng mayigit 50 minutes papunta dito sa napakahabang sandbar. Ang tawag po nila dito ay Makaliaw Beach. Kalingaw Beach. Lingaw, ibig sabihin kung sa Tagalog, libang. Sa Bisaya naman, makalingaw. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight... Grabe, talagang kung sa Bisaya, malilingaw ka sa ganda nito. Pwede kang mag-swimming, pwede kang mag-picture-picture background. Etong napakahabang sandbar. Mula dito sa pinagdaungan natin hanggang dun sa pinakadulo ay aabot sa mayigit 500 meters papunta dun sa kabila nitong sandbar. So sa wakas ay nakita na rin po natin ang isa na namang masasabi nating crowded island na matatagpuan dito sa hilagang bahagi nitong Bohol. Grabe, talagang maraming sorpresa ang makikita natin dito sa bahaging ito ng Pilipinas. Akalain mo yon, sa layong abot sa mayigit isang oras pula dito sa mainland ng Bohol, makakakita pa rin tayo ng mga isla na talaga namang puno ng bahay. So mula dito sa Makalingaw Sandbar, yan, sana ay nag-enjoy po kayo sa ating naging travel ngayong araw. Sa ngayon, yan lang po muna. At samahan niyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car.